So, magandang umaga mga kabayan. Welcome dito sa aking channel, Boss Asi DIY PH. Dito sa aking channel ay nagbibigay tayo ng iba't ibang DIY techniques. Gaya nitong ating i-share ngayon ang kung paano ang paggamit ng manual blood pressure apparatus. Maraming nabibili mga kabayan na blood pressure apparatus, yung mga electronics, madaling gamitin yon, kaso hindi siya accurate yung reading. Sa pagkakalam ko, plus 10 or negative 10 yung kanyang sa actual reading. So itong manual, mas accurate ito. Bali, ito ay nabili ko sa Lazada na nasa 500 plus pesos only. Set na siya. Ito. Meron na siyang sphygmo manometer at saka stethoscope. Yan. Ang kanyang brand ay Pharmaline. Yan, mga kabayan. Ito. So, tingnan natin. Mukhang okay naman yung brand niya. So, buksan na natin mga kabayan at ituturo ko sa inyo yung mga paano siya gamitin. So, ito mga kabayan. Yan. Ito yung kanyang bag. Ito yung kanyang, ano nga pala mga kabayan, ito yung chest piece. Ito yung ginaganon sa dibdib o sa likod. Chest piece ang tawag dito. Ito naman mga kabayan, yung kanyang air piece. Yan, yung nilalagay dito sa tainga. Tapos, maririnig nyo yung tibok ng puso. Tapos, ito, ikakabit natin to mga kabayan dahil hindi pa siya naka-assemble. Ikakabit nyo lang itong kanyang hose. Yan. Tapos, itong chest piece mga kabayan ay may dalawang part ito. Itong diaphragm part, itong harap. Tapos, meron itong bell side naman. Ito, dun sa mga pwede nyong gamitin, yung malalakas yung tunog, pag medyo mahina naman, ito. So, ito mga kabayan, meron itong isolation valve. Kung itong gagamitin mo, o saka itong bell side, o itong diaphragm side, pipitin mo lang ito mga kabayan. Yan. Pwede mong malaman mga kabayan kung alin dito sa dalawa yung naka-on. Lagay mo yung earpiece mo, tapos pindutin mo yan. Oh. Malakas yung tunog. Yan. Pag inon mo naman to, ito naman kabila ang malakas ang tunog mga kabayan. Tapos mga kabayan, pwede mo rin tingnan sa likod dyan. Yan, kapag ka naka-on itong bell side, makikita mo yung butas. Yan. May butas 'yan. Yan, pag inop mo 'yan, magsasara. Pag inon mo, yan, bukas. Yan mga kabayan. Ganun ang paggamit ng nitong stethoscope. Tapos, ito na mga ating sphygmo manometer. Ito yung hinahanginan natin, yung nilalagay sa braso. Yan. Ito yung pump niya mga kabayan. At ito naman yung kanyang release valve. Kapag inikot mo siya ng clockwise, pag pinump mo yan, mabibuild up yung pressure, papasok yung hangin dito. Pag naman counterclockwise, magre-release yung hangin. Tapos, ito naman mga kabayan, ito yung kanyang gauge. Yan. Diyan natin tinitingnan kung ilan yung ating blood pressure. Yan. Ikakabit ko mga kabayan. Yan. Kasi hindi pa siya naka-assemble. Yan.
So, ito mga kabayan, ready na siya. So, i-demo ko naman sa inyo kung paano siya gamitin. Disclaimer lang mga kabayan, ako po ay hindi eksperto, hindi po ako nurse, hindi po ako doktor at hindi po ako midwife. Ito pong i-share ko sa inyo ay base lamang sa aking na-research, nabasa at naituro sa akin ng aking nanay, dahil ang aking nanay ay isang volunteer BHW, marunong siyang gumamit nito at naturuan niya ako. So, kung meron akong maling masasabi mga kabayan, ay paki-comment na lang sa comment section. So mga kabayan, ito na, ituturo ko na sa inyo. Ang una mga kabayan, ito, i-release mo muna yung hangin itong bladder, yan. I-release mo yung kanyang valve. Tapos, yan, tanggalin mo yung hangin. Saka mo siya ikakabit sa kanyang braso. Meron niyang araw mga kabayan, yan, kung paano ang pagkakabit dito sa taas ng kanyang elbow. Yan. Yan mga kabayan. Huwag masyadong maigpit, hindi rin naman masyadong maluwag. Tama lang mga kabayan. Yan. Tapos itong kanyang gauge ilalagay natin doon sa ating madaling makita para pagka nag re-reading na tayo, kita natin kung madali nating makita. So yan mga kabayan, bale yung stethoscope natin, stethoscope, iipit natin dito kasi nandito banda yung may pulso. Tapos i-close natin tong kanyang valve. Yan. Tapos ipapump natin siya hanggang 200. Tapos i-release natin. Papakinggan natin saan magsisimula tumunog, tapos saan yung last. Yan mga kabayan, ipapump na natin siya hanggang 200. Yan. Tapos i-release natin, utay-utay. Wala pang tunog. Wala pa. Yun, tumunog na. Natapos siya mga kabayan, 80. Nagsimula siya sa 120. So, normal mga kabayan ang blood pressure. Bali, nagsimula siya tumunog sa 120. At natapos naman siya sa 80. So, 120 over 80 ang kanyang blood pressure. Ganun lang mga kabayan. Ganun lang kadali kumuha ng blood pressure gamit ang manual blood pressure apparatus. Yan. Ulitin natin mga kabayan kung ganun pa rin. Yan. I-pump uli natin. Yan, tapos i-release natin. Yan. Wala pang tunog. Yon. Yon. Meron na. Yan. Natapos uli siya ng 80. So, accurate mga kabayan ng ating aparatos. So, ganyan lang kadali mga kabayan gamitin ng ating manual blood pressure apparatus. Maraming maraming salamat mga kabayan, at sana po ay minatutunan kayo sa ating share ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat po.